going to give you more information about Immaculate Conception Parish. So, Immaculate Conception Parish can be found in Santa Cruz, Laguna. So, let's go! Inayo ito noong 1602. May dati kasi daw na lugar dito, mulat doon ay inilipat ang bayan sa kanyang kinatatayuan sa kasalukuyan noong 1602. Kasi meron ditong tatlong magkakapatid. At sila ang tatlong magkakapatid na dating laging sumisimba dito sa simbahan. Sila ay dati kasi kada nagmimisa, inaantay ng pare na magmimisa yung tatlong magkakapatid. Bagamat kasi sila ang pinakabay, ang bahay nila ay sa lumban yung nakatira eh. Kaya kada magmimisa, inaantay yun ng pare. That time na medyo na late yung tatlong magkakapatid na para kasi sila ata ang nagpaano nitong simbahan. Medyo para siguro nagdamdam sila o kaya hanggang sa hiniwalay. Kaya ang bayan ng Santa Cruz ay dating bahagi lamang ng mas antigong bayan ng Lumban. Ayun, yung sinasabing inihiwalay sa Lumban at nagsarili na mula noong taong 1602. Kaya pinaka itinatag ang simbahan noong 1602. Pwede? Ilang taon na po itong simbahan? Kung magdiriwang ang ating simbahan, ito ay 117 years na. 117 years na po. Yan, sino po yung unang kura paroko na nagbigay sa kura? Ang unang naging kura paroko noong September 8, 1602 ay si Padre Fray Gabriel de Castro. Ano po yung mithiin po or layunin po nitong simbahan? Ang bituin at layunin ng simbahan ay mas lalo pang makaakit sa iba't ibang mga tao. Katulad ng bilang isang pananampalatayang Kristiyano, layunin na isang simbahan, layunin ng aming butihing kura paroko na bawat mananampalataya ay mas mapabuti at mas mapaganda ang ihemplo ng bawat isa. Sino po yung unang patron dito po sa simbahan? Ang pinakaunang patron ng ating simbahan dati kasi siya ay Saint Raphael the Archangel. Yung pinaka parang demonyo sa ilalim. Siya ang pinaka main patron ng ating parokya. Kumbaga, kaya siya napalitan naman ay nasunog yung parokya. Kaya ang ipinalit sa kanya ay Immaculate Conception. Kaya ang kung susumahin, ang pinaka first class na patron ng ating parokya ay Saint Michael the Archangel. Si ilang santo na po yung meron dito? Siguro kung bibilangin ang santo dito ay nasa 50. Sino po yung nagpatayo ng simbahan? Ang nagpatayo kasi nito ng simbahan ay si Father Lolo na kasi sapol nung alam ko ay nung nasira ato, nung binomba, nagpatayo si Father Dominic Curto. Siya na mismo ang pare na nagpagawa nitong simbahan. Bakit po binomba yung simbahan? Siguro baka mayroong mga intention o layunin yung siguro baka iba sa relihiyon, kaya siguro binomba. Kailan po pinagdiriwang po yung sa patron nga po ng Immaculate? Pinagdiriwang ang patron ng Immaculate tuwing September 8. September 8 po. Sino po yung kasalukuyang pare ko dito? Kasi after that year, ang naging kura pa ko ay si Father Chodulfo Barria. Siya ay nag-start noong 2013 hanggang 2019. Ngayon, nagpa siya ang kura ang obispo ng San Pablo na ating diocese. Ang term lang kasi ng bawat isang kura-paroko ay 6 years. Ngayon, pinapalitan, nagpalitan na nag-reshuffle ng bawat barangay, bawat parokya. Kaya ang bagong kura-paroko ay si Reverend Father Joseph de la Rosa. Ano po yung mga dapat at hindi suotin kapag po magsisimba po dito? Bilang isang Kristiyano dapat, tayo ay sumusunod sa aming tuntunin ng ating simbahan. Ang dapat natin sundin, dapat yung mga proper attire katulad ng mga dress o yung mga pantalon, sapatos,
t-shirt, wag lang yung basta yung labas yung kung ano mang dapat lumabas. Kung meron naman silang ano, ay lalagyan ng blazer para ano. Sige. Ilang beses po itong na-renovate? May pagkakataon po bang nasira itong simbahan? Ngayon, katulad ngayon, may malaking pagawain ng ang ating simbahan. Katulad ng pagpapagawa ngayon ng krisame. Yung, ayon ang pinaka-major project ngayon. Kasi medyo maanay-anay na. Kaya kailangan na siya i-renovate. Siguro isusimulan siya ngayon June 13. Ayon yung pinaka-krisame ng simbahan. Meron po bang ano po, yung kwento po na naghimalanga po yung mga santo dito? Ano kasi naman, bilang ano, in my part ha, kasi wala pa naman talaga ako nakikita. Pero kung tayo naman ay naniniwala, tiyak naman na bawat isang Pilipino nananampalataya sa... Kasi ang isang rebulto naman ay tayong mga Katoliko, hindi naman natin siya sinasambain. Siya ay parang pinaparangalan lang natin sa pamamagitan ng ating mga imahinasyon, sa paghawak, sa pag-ano. Tuwing kailan po ginagana po yung Novena Mass? Tuwing ginaganap ang Novena Mass is nag-i-start siya ng November 29 hanggang December 7. Sa isang linggo po, ano po, ilang misa po yung nagaganap dito? Sa loob ng isang linggo, kasi tuwing Monday hanggang Friday, ang misa namin ay bali dalawa, 6 a.m. at 6 p.m. Kung Sunday, ito ay anim ang misa, 6 a.m., 7:30, 9, 4, 5:30, tsaka 7 p.m. Yung mismong cross po? Opo, yung may kulay pula sa loob, nasa gitna po. Ayun po yan. Parte lang po ng kahoy yung nasa inyo. Dapat niya po, bibili na pati yung corona niya. Yung pinato sa kanya. Opo, yung corona po na baka sa tino? Hindi na kayo nayot po ng pera kasi... Mahal po kasi yung... Alam niya po, ang nagkakahalaga yan. Magkano po? Dudyan po iyan. Tignan na ako. Dollar po yung mismong kahoy. Dati po kasi ito yung nalakawan niya. Yung ginagamit ko sa misa, yung mga turo ng mga santo. Kaya nakasikip. Yung dating altar, yung panahon po ng mga kapon ni Castilla. Ito yung altar. Ito po. Ito po nauna, panahon po ng Kastila, pati panahon po ng Hapon. Ito po ay isang... Panahon din po ito ng Kastila yata. Kasi ilaanin na po yun niya, mamata. Opo. Tapos dito naman po nakalibing si Doña Brigida, may patay po din sa simbahan. May nakalibing po din. Ortesa, Bibinya, Senyor, Lavienta. Namatay po siya noong 1850, Mahayhay, Laguna. Ang asawa niya po ay tagal dito sa Santa Cruz. Kaya napag-desisyon po, wala pong simbahan dito sa Santa Cruz. Ito na yung po nila ito. Tapos ayun, ginawa po. Kaya po yung Lavienta po, dito na po inilalay. Kasi po sa kanila po yung mga pasmanda po. Nandito po yung pinakakatawa. Yung mag-asawa po, bang kayo yung dalawang asawa niya? Ah, sila po mag-asawa. Nakalakalibin po dyan. Yung apoy, parang kumawal ito, kumawal. Nasunog. Kaya sa nasunog, hanggang dito na sa may dewang niya. Ah, hindi po siya nataas. Hindi po ito mataas. Hindi po ito mataas. Hindi po siya nasunog entire hanggang ano na po, dewang na po. Parang pinatigilan po yung apoy. Okay.
dito, may napansin ka na iba. Parang may umano dito sa kanya. Luha po? Parang nagluha po. Parang naiyak siya, parang gusto na siyang itapon. Parang ginawa po, tinago, tapos ang bagong pare, nilabas na po. Pagkas ko ng misa, pinagkakaguluhan po ito. Pinagkakasyon din po sa ito. Yung bahala araw, at least na nasarap na. Nakita niyo na po siyang lumuha? Parang tanghalin tapat po yata. Tapos nakita niya parang may masayang mga babaeng nagkakanta. Parang nagka-quarto sila. Kasi marami po mga kwerto na namatay dyan. Bakit po namatay? May mga na-aksidente po, may nagkasakit, namatay. Dito po kasi nakita nung ano. Para pong nabalik sila para mag-ano si Diyos. Dito po nakita natin ang security guard. Yung panalapadit dito. May babaeng nakaduma. Na umiiyak siya ng dugo. Nakabedo siya. Marami po na. Pero hindi naman po sila yung parang yun lang sa hindi naman po sila yung pati yung ano nga po kapag gabi po may mga hapon po nagpapakita hapon? Kaya kasi po panahon po ng hapon buo na po ito kasi yung panahon ng hapon ginawa din po ng sementeryo bago po naging simbahan bago naging simbahan. Sabi ng isang pare, sabi, para matahimik na yung mga namatay, gawin na lang itong simbahan. Hindi sa matahimik, lalo nabulapod ko, ano, nag-acquire minsan, nagkakantahan. Ganun tao kapag tao sa misa, kakalakpak, para nabubulabog po sila. Dyan ko. Pero hindi naman po sila ganun nagagalit. Hindi naman po nagagalit. Pero minsan, na CCTV, may nakukunan din. May hapon doon na parang nagmamarcha? O, parang nagmamarcha po. Parang mga sundalo. Mga sundalo po ba? Tapos dito, minsan, may madali nakikita ko. Dito po, sa taas, madalas, may nakikita po madali nakapikita. Dito po ay buro lang. Dito po. Ito ang binaburo mo. Ano po yun? Binuburol yung mga patay. Binuburol po? Dito po sa loob nito. Okay. Totoo po? Binuburol ng mga patay. Binuburol? Apo. Binuburol yun. So, hey guys! We are here at Immaculate Conception. This was established on 1608. And this church is made up of adobe stone. So here are the proof that it was established years ago because there's a lot of cracks in the infrastructure or the building. So besides this church, we can found the Immaculate Conception Catholic School and they offers elementary up to senior high school.